Hello mga timbahay! So welcome back again sa aking YouTube channel. So today, Bijoy, pag-uusapan natin ang struggle ng isang YouTuber na pilit sa pag-kaka-monetize niya or hindi pa hinog or minadali ang pag-monetize niya. Ang ibig kong sabihin ay ang struggle ng isang YouTuber na nagmula sa pilit na pag-monetize. Katulad ng kung alam nyo yung lapagan or alam nyo yung sa live stream o alam nyo yung dumami lang yung subscriber dahil lang sa sub to sub or dahil lang doon sa tinatawag nila na lapagan or paangat program. So may mga struggle din kasi ang isang YouTuber na hindi pa hinog sa panahon na napilit na na-monetize dahil nga doon sa mga program na yun. So may sa ibang side naman, meron namang kabutihang nagagawa. At sa ibang side naman is meron din naman na mga hindi mabuti kasi nga napilit sa pagkaka-monetize. Kasi yung iba minsan katulad ko na lang na minsan na pinili ko na ma-monetize agad na minabilis ko yung pagka-monetize at minabilis ko na ang pagkakaakala ko kasi is yun lang yung paraan para magkaroon ng maraming subscriber. Kasi na pag na mabilis kang ma-monetize is magkakaroon ka na agad ng alam mo yon ng maiging sweldo sa YouTube or dadami agad yung kita mo sa YouTube. So, yung pag-aakala ko na yon is mali pala. Sa akin lang. Meron namang sa ibang aside na siniswerte o talagang swerte nila yon. Pero kapag kasi galing ka doon sa sinasabi nilang paangat live stream or sa lapagan na yan, pag minabilis mo yung pagkakaroon mo ng maraming subscriber at para ma-monetize ka agad, is napakahirap sa isang na-monetize na doong galing. Kasi katulad niyan, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin pag na-monetize ka na. Kasi kailangan pag na-monetize ka na, alam mo yung dapat na tatakbuhin ng iyong channel. Kung ano ang i-upload mo sa iyong channel. Kung ano yung gusto mong makilala ka ng tao sa iyong channel. At para maging magkaroon ka ng tatak doon sa mga viewers mo at para makahata ka rin ng tao na hindi galing doon sa program na yon. So yun ang pinaka-struggle niya is paano nga ba o ano nga ba yung magiging content mo pag na-monetize ka na. Kasi minsan doon sa lapagan at saka doon sa mga program na yan, kasi ako katulad ko, hindi ko pa alam yung tatakbuhin ng aking YouTube channel. Kung ano ba yung, kung magkakaroon din ba ako ng live stream, or kung mag-a-upload ba ako ng mga cooking lang, or mag-a-upload ba ako ng mga tulad ng mga yung tutorial or ano, hindi ko alam kung anong tatakbuhin ng channel ko. So nagkaroon ako ng struggle kasi nag-upload ako ng mga video na hindi naman pinapanood ng tao, na hindi naman kumikita yung video ko. Marating pa sa point na parang na-monetize ka na pero parang ayaw mo nang ituloy, na parang nagsasawa ka na. Hindi mo alam kasi kung anong i-upload mo, kung ano yung magugustuhan ng tao. Pero hirap na sa baguhang YouTuber, yun lalo na yung hindi ka kilala, hindi ka sikat, hindi mo alam kung ano yung
ano yung tatakbuhin ng istorya nung YouTube mo, kung ano ba ang dapat mong gawin para makilala ka, o ano ba ang dapat mong ikwento para magustuhan nila, at kung ano ba ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng maraming viewers at para i-suggest ng YouTube yung mga video na ginawa mo. So, napakahirap lang talaga na isipin na hindi ka handa doon sa magiging kalalabasan noong pinangarap mo na maging monetize ka, na pinangarap mo na kumita ng pera. Monetize is nagiging kampante na. Pag na-monetize ka pala, kailangan trabahuin mo, kailangan na push sa pag-upload ng video, may style ka rin. At talaga napakahirap talaga kung paano ka sisikat para magkaroon ka ng maraming viewers or ano. Napaka mahirap ipaliwanag, pero struggle talaga ang kung paano mo gagawan ng istorya yung channel mo, kung paano mo hahatakin yung tao na manood sa'yo, at saka hindi kasi lahat ng kaibigan mo lang, hindi mo kailangan na maobligahin yung mga kaibigan mo na nakilala mo dun sa YouTube na panoorin yung video mo. Talagang hindi rin sila ang paraan para magkaroon ka ng magandang channel, kundi siguro trabahuin mo, gumawa ka ng eksena yan. Eksena siguro na makakabuti, eksena na makakapagpasaya sa kanila, o eksena na may mapupulot silang aral. Yun, isa rin sa struggle ng mga bagong YouTuber is nawawalan sila ng mga close friend. Kasi minsan hindi na sila minsan makikipagsalamuha doon sa mga close friend nila. Kasi lagi na lang, syempre, busy kasi gumagawa ng video, busy kasi nag-i-edit ng video, busy kasi nag-iisip ng content. So, isa yan sa pinaka-struggle din ng isang YouTuber, yung nawawala yung close friend nila, o minsan naiiba na talaga yung buhay nila. Kasi minsan pumupokus na lang sila dun sa channel nila, pumupokus na lang sila dun sa kung ano yung gagawin nilang content, pumupokus na lang sila kung ano ba yung magagawa nila para mapaganda pa yung channel nila. So, kasi isa rin ako sa nag-i-struggle na ano ba, itutuloy ko ba to? Halos 1 week na akong hindi nag-upload kasi hindi ko alam kung ano yung content na gagawin ko bukod dun sa may trabaho ako. Tapos hindi ko pa alam kung ano ang magugustuhan ng tao sa akin. Kaya nag-iisip-isip ako kung itutuloy ko ba ito, or gagawin ko na lang yung YouTube ko para sa isang memories na sa bawat napupuntahan kong lugar ay ibablog. Kataon kung ano dapat ang tahakin kong landas. Hindi lang siguro dahil gagawa ka ng video is magbabiral, o gagawa ka ng video ya upload mo, siguradong may manonood. Siguro yung mindset ko na lang na nasa pagkakataon, nasa panahon, or kailangan, hindi lahat ng minamadali is nagiging okay. Minsan siguro na kailangan na kahit matagal, at least solid yung pagkakahinog ng bawat sitwasyon. Kasi ako, minadali ko lang dahil siguro naghanga din ako na magkaroon ng kita dito sa YouTube, at magkaroon ng kaunting kasikatan sa YouTube. Di ba? Peace. Pero totoo yan. Yun ang naging struggle sa akin. Yung minadali ko lahat, tapos hindi ko alam kung ano palang tatahakin ng
channel na ginawa ko, kung ano ba yung mapupulot sa akin ng tao. Parang inisip ko lang na gusto ko lang kumita or gusto ko lang makilala. Pero paano nga ba ako makikilala? Sino ba naman ako? Paano naman ako kikita? Basta hindi ko alam. Basta hindi ko alam. Ang iniisip ko na lang is ang bawat panahon at pagkakataon ay may dalang tagumpay, at ang bawat tao ay isinilang na may kanya-kanyang sariling kapalaran. Hindi ko siguro kailangan mainggit dahil yung lumikha sa atin ay may kanya-kanyang biyayang ibinibigay sa bawat tao na kanyang pinagkalooban ng buhay. So, struggle man, pero still fighting pa rin para sa kinabukasan at para rin mag-grow yung sarili mo, makilala mo yung sarili mo at magkaroon ng aral na hindi lahat ng bagay ay kailangan madaliin, na hindi lahat ng pagkakataon ay kailangan mo. Kailangan talaga ang mga bagay ay pinaghihirapan, pinagtitiisan at pinagtsatsagaan. Naman, at least nagkaroon ako ng aral at na-share ko sa inyo yung mga naging struggle ng isang nagsisimulang YouTube na nagsimula doon na nagsimula doon sa program na yun at binabilis yung pagmo-monetize dahil lang sa gustong kumita ng pera, pero mali pala. Although na yung iba naman is nagiging okay, pero yung isineshare ko lang sa inyo yung nangyari doon sa akin o naging experience ko sa pagmamadali doon sa channel para ma-monetize. So, ayan guys, ayan, marami na akong ikwento sa inyo. So, ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging struggle ko sa pag mabilisang monetize. So, sana ay may napulot kayo na kaunting information again. Information sa mga i-share ko sa inyo. So hanggang dito na lang ko tatapusin ang aking video dahil ayan, gabi na, alas 11 na ng gabi. Itong record ko is alas 11 na, mag-alas 11:30 na ng gabi. So thank you very much sa pakikinig at panonood. God bless you all and always fighting. Bye!